27, 2002, isinilang ang isang anghel dito sa ating mundo na daranas ng mga pagsubok na susubok ng kanyang katatagan bilang tao sa mundo ang panga. Lanyap pala niya ay dusa si Lu sa ilumaking malungkuting bata walang mga kaibigan na nagpapasaya sa kanya sa tuwing siya ay nakakaranas ng matitinding kalungkutan hanggang sa dumating si Pag-asa. Si Pag-asa na unti-unting babagos sa kanya, si Pag-asa na sasamahan siya sa pagpagtas ng mga pangarap niyang nais ng makamtan, ngunit sadya talagang mapagbiro si Tadana. Dahil biglang dumating si Pagkabigo, si Pagkabigo na naging dahilan ng unti-unting pagsuko ang dating makukulay na bahaghari ay unti-unti nang napapalitan ng kadiliman-kadiliman na sumisimbolo sa kamatayan. Oo, pinagtangkaan ni Dusa na titiling ang kanyang sariling buhay, ngunit hindi nagtagumpay si kamatayan dahil biglang dumating si Pag-asa. Si Pag-asa, dala-dala ang isang aklat-aklat ng pagbangon at paglimot sa nakaraan. Handang inawakan ni Pag-asa ang mga kamay ni Dusa, sabay sambit ng tumingin ka sa itaas. Tingin mo ba ay matutuwa siya sa kanyang nakikita na mas pipiliin mo pa ang mawala kaysa humingi ng tulong at manalangin sa kanya? Ang daang pumatak ang mga luha sa mata ni Dusa na naging dahilan ng pagbukas ng isang pintuan-pintuan papunta sa susunod na kabanata ng aklat na ang paksa ay ang aking mga pangarap. Pero teka, na isko munang sabihin na saksi ang kabundukan at karagatan kung papaano ko unti-unting sinubukan at sinimulang lakaran ang bahaghari upang makipagbuno kay Haring Araw, subalit taksil ang mga tala sapagkat ang mga ningning nito lubang nakakasilaw na naging dahilan ng aking pagkaligaw. Pero salamat kay Pag-asa sa pagbibigay sa akin ng munting pag-asa na hindi ako nag-iisa sa bawat paglalakbay at pagsubok na aking kinakaharap. Dahil kasa makuhang ama na lumikha ng langit at ng lupa sa mga taong kagaya ni Dusa, ito lamang ang masasabi ko sa inyo na ang kabiguan ay lumihat lang sa pag-abot ng ating mga pangarap. Basta magtiwala pa lang sa kanya kung ngayon ay nasasadla ka sa mga pagsubok. Isang araw, pagkagising mo, hawakan niya ang iyong mga kamay at unti-unti kanyang sasamahang bumangon at bagtasin ang likulikong daan patungo sa iyong mga pangarap. Bumangon tayo.